Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo guys kung paano po ikabit itong MotoGP style natin o kung paano po mag-install ng MotoGP style. So, ayan kung mapapansin nyo guys is ito. Nakakabit na po yung arm natin para dito sa ano natin, sa gear shifting. Okay? Hindi ko na ito binaklas kasi para hindi na tayo masyado mahirapan o para hindi na masyado tumagal yung video natin o hindi na maging matagal. Okay, so kung mapapansin nyo guys, itong bolt na to is hindi po ito stock. Okay, stainless bolt po ito. Yung sukat na ito guys is 1 point something. So ayan, malapit-lapit 2 inch po siya. Okay, ayan kung napapansin nyo. Kailangan po natin to ng mahaba or 1.5 or 2 inch kasi para dito sa ano natin, sa arm ng rod. Okay, kasi ganyan po yung magiging itsura nyan. Tapos ito magiging ganyan po. Okay, or magiging ganyan, depende po yan sa inyo, pero yung sa akin is pa ganyan po. Yung original na ito guys is pa ganito. Meron po siyang parang rod dito. Okay, meron po siyang parang rod dito, pa ganyan siya. Okay, ngayon ginawa natin tong ganito para medyo mas madali na siyang ma-shift. Okay, so bali guys, yung gamit natin yung tools is ito, 10mm pang contra, tapos ito 4mm na allen bolt type. Okay, tapos ito allen, kung mapapansin nyo guys, meron siyang parang spacer na bolt, stainless din to. Ito, stainless din. Tapos ito, washer. Para dito. Depende lang po sa atin guys kung maglalagay tayo ng ano, ng washer. Kung medyo mahaba po yung bolt natin o medyo hindi aabot po yung mga thread dito. Kasi ito, hindi na po aabot yung thread eh. Medyo mahaba po kasi yung thread. Kaya lalagyan ko ng spacer. Depende po yan sa inyo. Okay, tapos dito, ito, yung stock na RCB. Tapos ito para dito. Okay, tapos ito spacer para dito. Tapos ito. Okay, tapos ito washer. Okay, tapos ito bolt. Tapos yung allen bolt. Okay, stainless. Yung sukat na ito guys is 2.5 inch. Yan o, 2.5 inch. So bakit po kailangan natin ng mahaba? Kasi yung magiging setup nito guys is pa ganito. So hindi po siya haabot. Hindi naman po pwedeng maliit lang kasi babangga dito eh. Diba? Hindi po pwedeng maliit lang. Hindi po pwedeng maiksi. Kailangan siya gumanyan. Okay, medyo magkaroon siya ng space dito, mga at least 2 inches. Para hindi siya bumangga dito sa may arm nung ano, shifter. Okay, so yung una natin gagawin, depende po yan sa inyo guys kung alin yung uunahin nyo, kung yung dito o yung dito. Okay, depende po yan. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo guys kung paano po ito i-install. Okay, so tara guys, let's go. So ngayon guys, dito sa video natin ngayon is yung una po natin ikakabit is ito pong arm nung shifter natin. Okay, so una ganito. Yan, kabit natin tong parang washer nya. Tapos ito, itong allen bolt. Okay, dito. Tapos itong spacer natin. Yan. Tapos ito din, isang spacer. Okay. Tapos syempre, kabit na natin siya dito. Tapos lagyan natin ng bolt. Ito. Okay. Sikapan natin ng konti guys. Yan, konti lang. Tapos guys, yung sunod nating ikakabit is itong arm nya. Okay, tsaka itong bolt. Okay, yung arm ng rod. Tapos itong bolt. Okay, lagyan natin ng washer. Okay, pasok muna natin to dito. Sabay natin ipasok yung thread. Yan.
Diba? Ganyan lang siya, guys. Yan. Tapos, para hindi ito malaglag, itong arm ng rod, lagyan natin ang bolt. Diba? Yan. Tapos, tsaka na natin higpitan lahat. Diba? Yung dito, guys, pag naghigpit kayo dito, kailangan yung kontrahin. Kasi sa sumasama eh. Yan. Kailangan kasi mas maganda pag ano, straight. Yan. Ganyan. Yan, parang ganyan. Kailangan straight siya. Tsaka nyo na siya higpitan dito. Diba? Mas maganda kasi yung straight siya. Dito. Yan. Depende lang po yan sa inyo. Dito, pag na-fix na siya dito, pag straight na, tsaka nyo na higpitan dito. Yung sa ilalim niya. Okay. Check natin lahat. Higpit na. Okay. Ito. Kontra. Okay. Yan lang, guys. Ganyan lang siya kadali. Okay. Diba? Ganyan lang siya kadali, guys. Yung itsura niya sa gilid, ganyan. Diba? Meron siyang space dito. Yung space niya dito, guys, magdidepende po yan dito sa spacer nyo. Kagaya na sabi ko kanina, yung iba, ginagawa nila 1 inch, yung iba naman is 2 inch. Medyo malayo na yun. Medyo nandito na yun sa may bandang gitna. Dito. Okay. Yung sa akin, 1/2 inch lang mula dito sa may arm nung shifter natin. Diba? Ganyan yung itsura niya. Diba? Ayan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, is a night. So yun, guys, ganun lang naman kadali kung paano po mag-install o paano po ikabit itong MotoGP shifter natin o MotoGP style kung tawagin nila. Okay? Ganyan lang naman siya kadali. Sana po ay may natutunan kayo ngayon sa content natin o sa video natin ngayon. Sana po ay nakatulong to sa inyo kung paano po ito ikabit. Okay? Kung meron po kayong tanong, guys, paki-comment na lang po sa comment section para at least matulungan ko kayo tungkol sa mga itatanong nyo about dito sa MotoGP style natin kung paano po ikabit. Okay, paki-comment na lang po sa comment section kung meron pa po kayong mga katanungan about dito sa video natin ngayon. Okay, so yun, guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next vlog at ride safe po sa ating lahat. Peace out.